Okay po, sa pagsisimula po ng ating gawain. Tinatawagan po natin ang pagpasok ng candles na pangungunahan po ni Elma at Freddy Mali. Sa oras na ito, mga minamahal na kapatid at kaibigan, tayo ay nangagkakatipon sa sandaling ito sa harapan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa bawat isang naririto upang muli ay pag-isahing puso ang dalawang kaluluwang nakaharap ngayon
sa isang patuloy na nakakaranas ng matamis at maligayang pamumuhay sa kalagayan ng pag-aasawa. Ang kalagayang ito ay marangal at dakila sa kabuhayan ng tao, palibhasa ay Diyos ang siyang nagtatag, alinsunod sa kanyang matalinong panukala at sa pagsunod sa likas na damdamin ng tao. Ang bagay na ito ay dapat na maging kapuri-puri sa lahat ng tao at di marapat na tanggapin ng sinuman na parang walang kabuluhan, kundi nararapat na igalang at pagpitaganan na may banal na pagkatakot sa Panginoon. Pinupuri at pinasasalamatan natin ang ating Diyos sa tanging araw na ito para kina Pastor Delpin at Pastora Maxima na ngayon ay ipahayag na muli sa kapulungang ito ang pag-ibig na patuloy na inilalagay ng Diyos at pinapanatili sa kanilang mga puso. Sandali po tayo manahimik at tayo po isama-samang manalangin. Ipinagpapasalamat po namin sa iyo, aming Diyos, ang napaka-espesyal na araw na ito para sa buhay po ng iyong mga anak na ngayon ay sumapit sa kanilang 50th taon ng pagdiriwang ng kanilang kasal. Saksi, Panginoon, kayo na una, Panginoon Diyos, naglagay sa kanilang mga puso ng pag-ibig sa isa't isa. At matapos ang 50 taon, narito sila, malakas, nakatayo sa iyong harapan at muli ay magbibitaw ng sumpa sa isa't isa sa ngalan po ng pag-aasawa. Dalangin namin aming Diyos sa patnubay ng banal na Espiritu na patuloy po ninyong pangunahan, Ama, ang gawain ito. Salamat po at dalangin namin na sa kabuuan ng programang ito, mataas po ang inyong dakilang pangalan. Ito po, Ama, ang aming samo at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Pwede po magsiupo ang mga abay at manatili lamang po nakatayo ang mag-asawa. Medyo tiisin nyo. Total naman ay araw nyo ngayon, kaya talang po mamaya maghahanimun kayo. Kaya, talang pong ready ang tuhod nitong mga ito. Mga kaibigan at mga kapatid, sa umagang ito, narito ang dalawang puso na patuloy na ibig mamuhay ng mapayapa at maligaya sa marangal na kalagayan ng pag-aasawa. Hindi na po ako magtatanong kung mayroong tututol. Baka po kasi may tumutol pa, masundan o magpatuloy ang pag-iyak ng mag-asawang ito. Hindi ko alam kung bakit sila'y naiiyak, kung ito ba'y iyak ng kaligayahan o sasabihin ni Pastora, naku, matatalik na naman ako. Magpatuloy po tayo. Pastor Delpin, tinatanggap mo bang muli? Si Pastora Maxima na maging tunay mong asawa upang kayong dalawa ay patuloy na magsama sa marangal na kalagayan ng pag-aasawa ayon sa mga kautusan at kapamahalaan ng Diyos. Hindi ako satisfied sa sagot, mahina. Uulitin ko ang tanong. Lakas-lakas naman. Mamahalin po ba ninyo siya, paliligayahin, igagalang at tatangkilikin habang kayo ay nabubuhay? Sa pangalan ni Jesus, opo. Pastora, kayo po ba'y nakapag-isip-isip na? Bibigyan ko pa ho kayo ng chance na matras. Pastora, tinatanggap mo ba si Pastor Delpin na patuloy mong mamahalin upang kayong dalawa ay magsama sa marangal na kalagayan ng pag-aasawa ayon sa utusan at kapamahalaan ng Diyos? Opo, Pastor. Mas malakas yung sagot ng babae kanina, no? Pastora, mamahalin po ba ninyo patuloy si Pastor? Susundin
paglilingkuran, igagalang at tatangkilikin habang kayong dalawa ay nabubuhay. Opo, Pastor, habang buhay. Talaga, talagang tigilan na natin ito. Eh, okay naman eh. Ano, ganyan po talaga sa golden. Ano, na dapat ho, masaya. Ano, pwede ho ba kayo'y magharap? Maghawak po kayo ng kamay. Kanan sa kanan, kaliwa sa kaliwa. Sige ho. Ano? Tapat pala. Ngayon ay patuloy kita tinatanggap sa aking puso at tunay niya sa patuloy kong pinangako sa inyo na ikaw ay aking mamahalin, iingatan, igagalang, patangkilikin, buhat niya at sa harap ng panahon. Maging sa yumaman ka o magdalitan, pinangapangako ko na aking pag-ibig at katapatan sa iyo. Hanggang tayo ay pakiwalay ng kamatayan. Tay, ngayon ay patuloy kitang tinatanggap sa aking puso gulang bilang tunay na asawa. Patuloy ko pinapangako sa iyo na ikaw ay aking mamahalin, iingatan, pararangalan, igagalang at tatangkilitin buhat ngayon sa haraping panahon. Maging sa yumaman ka at magdalitan, pinapangako mo ang aking pag-ibig at katapatan sa iyo lamang. Hanggang tayo ay paghiwalayin ng kamatayan. Pwede ho bang tingnan nyo ang isa't isa? Sige po, huwag ho kayong magbitaw ng kamay. Patuloy po, hawak kamay. Alang-alang sa sumpa ang inyong patuloy na binitawan sa harap ko at ng mga saksing ito na nagpapatunay ng inyong patuloy na magandang hangarin na kayo ay patuloy na magtanggapan sa isa't isa bilang mag-asawa, ay aking ipagugunita sa inyo na inyong pagpitaganan at parangalan ang inyong pagsasama sa harapan ng Diyos at sa paningin ng mga tao. Nais kong basahin sa inyo ang banal na kasulatan sa aklat po ng Genesis chapter 2 verses 18 to 24 ay sinasabi po ang ganitong mga katotohanan. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti sa lalaki ang nag-iisa, siya'y igagawa ko ng isang katuang na nababagay sa kanya. Ang salita pong ginamit ay katuang, hindi po katulong. Ano ho, mga babaeng naririto, pastora, kayo pong lahat ay katuang, hindi katulong ng inyong asawa. Kaya ho, wag ho kayo papayag na kayo ay katulong. Ano, kasi ang katulong, 15 and 30 may sweldo. Ano ho, pagka po katulong ang tingin, eh dapat ho pasweldohin. Pastora, bagamat ito po'y alam na ninyo, ay kayo po ay katuang ng isa't isa. Kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At anuman ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan nito. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at mga ibon sa himpapawid at ang bawat hayop sa parang, subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya.
Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki, at habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawa niyang isang babae at dinala siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking mga laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Tinatawagan po, yun pong abay na may dalang singsing. Mga kaibigan at mga kapatid, ang singsing ay isang uri ng metal na siyang panglabas na nakikitang palatandaan ng taling espiritual na nagbubuklod sa dalawang tapat na puso sa walang maliw na pag-iibigan. Ang kahalagahan nito ay hindi nasusukat sa bigat at halaga, kung gaano karami ang batong naririto, kundi sa kung ano ang sinisimbolo nito. Nay, sa pamamagitan ng singsing na ito, magpapakasal ako sa bilang kapahayagan ng aking pag-ibig sa iyo. Tanggapin mo ang singsing na ito kasama ng aking sarili. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. May kumukuha ho ba ng larawan? Biglang nahiya. Dapat ho, nandito ho. Para nakikita. Oh, dito ho, yung mga nagkumukuha ng larawan video, dito po kayo sa para po kadodokumento nyo ng maayos. Tay, sa pamamagitan ng singsing na ito, ay napapakasal ako sa iyo bilang kapahayagan ng aking pag-ibig sa iyo. Tanggapin mo ang singsing na ito kasama ng aking sarili sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tinatawagan po ang abay na may dalang belo. Larawan ng pagkupkup ng lalaki sa babae at pagpapasakop ng babae sa kanyang asawa, bunga ng kanilang pagmamahalan. Katulad din naman ng lumulukob na pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Pastor Delphine, kaya ito inilalagay sa iyong balikat ay upang mga hulugan
na ikaw ay may patuloy na pananagutan sa harap ng Diyos at ng mga tao ng pagsasabalikat at pagtataguyod ng inyong sambahayan. Naway maging karangalan sa iyo na patuloy na maitaguyod ang iyong sambahayan sa isang kalagayang masagana at marangal. Pastora, kaya naman ipinapatong ang belo sa ulo mo ay upang mangahulugan na ikaw ay patuloy at kusa at lubos na nagpapasakop sa iyong asawa. Tinatawagan po ang abay na may dalang kordon. Ang kordon ay panlabas na simbolo ng tali ng pag-ibig na bumibigkis sa dalawang pusong nagmamahalan sa ilalim ng pangunguna at kalinga ng Diyos. Pinatawagan po ang abay na may dalang aras. Alam po nating lahat na ang simbolo ng aras ay naglalarawan ng mga material na bagay na nanggagaling sa kagandahang loob ng Diyos sa atin pong mga buhay. Tanggapin ninyong dalawa. Tanggapin po ninyong dalawa yan sapagkat ngayon, mula pa man noon, ang inyong tinatangkilig ay patuloy na nagiging isa. Managana nawang lagi ang biyaya ng Diyos sa inyo at huwag naman kayong makalimot magpasalamat sa Kanya at maglaan ng tulong para sa iba kung kinakailangan. Pinatawagan po ang abay na may dala ng Biblia. Mga kaibigan at mga kapatid, sinasabi po ng ilan na ang Biblia daw po o ang librong ito ay naglalaman ng salita ng Diyos. Hindi po, sapagkat ang Biblia po ay hindi naglalaman ng salita ng Diyos kung hindi ang Biblia ay salita ng Diyos. Ano po? Ang Biblia po, tulad ng aking sinabi, ay salita ng Diyos. Na ngayon ay patuloy po ninyong tanggapin. Sapagkat ang banal na kasulatan na nasa inyong mga kamay ay siya nawang patuloy ninyong maging saligan ng inyong matatag na pagsasama. Inyo itong basahin, patuloy na bulay-bulayin, pag-aralan, isakatuparan ang mga katuruan nito upang lalong maging matibay, maligaya at matagumpay ang sambahayan na patuloy po ninyong itinataguyod. Magbe-break po tayo. Muli ay inaanyahan po natin ang mga instrumentalist na awitin po yung kanilang isa sa favorite song na kahit mabuti na ang buhok nila. Pastor Delphi, Pastora, habang inaawit po nila yung kahit maputi na ang buhok, namnamin po ninyo yung mensahe. Dahil naalala ko, nung kami ay mag-celebrate ng aking may bahay ng silver, yan din ho kasi team song namin, kaya alam ko nga abutin ako ng buhok. Thank you.
Pagsasama bilang mag-asawa. Pastor, alalahanin mo na ang babae o si pastora ay kinuha ng Diyos sa kaliwang tagiliran ng lalaki na gaya rin naman ng babaeng ito na kinuha sa iyong kaliwang tagiliran. Siya ay hindi kinuha sa iyong ulo upang siya'y magmataas at magpanginoon sa iyo. Siya ay kinuha ng Diyos, hindi siya kinuha ng Diyos sa iyong mga paa upang huwag mo namang gustain, apihin, at alipinin, kundi siya ay iyong parangalin at mahalin. Siya'y kinuha ng Diyos sa iyong tagiliran upang ipalagay mo na siya ay iyong kaisang uri at kalagayan. Pastor, si pastora ay kinuha ng Diyos sa siping ng iyong mga bisig upang siya ay iyong tangkilikin at pakairugin. Siya ay kinuha ng Diyos sa tabi ng iyong puso upang siya ay iyong ibigin at mahalin na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sariling katawan. Ngayon, sa inyong patuloy na pagsasama bilang mag-asawa, siguro naman ay wala na kayong masasabi sa isa't isa. Kilala na ninyo ang isa't isa. Ano ho? Siguro may konting-konti na lang. Kasi nobody's perfect eh. Konting-konti na lang. Pastora, patuloy mong mahalin ang mga bagay na makapagbibigay ng karangalan sa inyong pagsasama ni Pastor. Yamang ikaw ay kinuha ng Diyos sa tapat ng kanyang puso, makita ng Diyos na kayo ay patuloy na
magkasuyo at magkatuang sa lahat ng bagay. Patuloy na magsikap sa ikatutupad ng banal na panukala ng Diyos sa inyong pag-aasawa. At patuloy na anumang mga gawa ng kaaway ay mangyaring inyong layuan upang patuloy na kayo ay managana sa pagpapala at kapayapaan ng Diyos. Pastora, patuloy kang magpasakop kay Pastor. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa pag-ibig. At gayon din naman, nais kong ipaalala sa iyo, Pastora, na alam natin ang pagpapasakop ng babae sa lalaki ay mabuti at nakalulugod sa paningin ng Panginoon. Pastora, patuloy mong ibigin ang kasipagan at paggawa habang kayo ay nabubuhay, at patuloy mo namang kapuotan ang katamaran at pag-uugaling mapag-aksaya. Sa mga anak at mga manugang, sa akin ang pagkakaalam, si Pastor ay 75 years old na. Pero, still working. Ano? Kasabihan, pag siya tumigil, madadali buhay. Kaya sabi ng mga anak, sige tatay, habang kaya, trabaho para humaba ang buhay. Ano? Yan ang adlib nating mga anak. Eh, ano? Si Pastora, Pastora, ilang taon na po kayo? Magse-73. Ano? Sa madalit salita po, sa edad po nila parehas na nasa line of 7, sabi nga, eh talagang dapat na i-enjoy na lang nila yung buhay nila ngayon at mga buhay pa na ibibigay ng Diyos sa kanila. Katulad ko din po na may magulang at katulad nyo na buhay at malakas ang inyong mga magulang, nawaho kahit na kayo ay medyo magkakalayo ng tirahan, alam ko na patuloy po ninyong inaalala ang inyong mga magulang. Pero mas maganda po, huwag lang alala. Ano, mas maganda po yung naaalala na may ibinibigay pa. Sabi ng mga anak, Pastor, baligtad niya eh. Kami pa nga nabigyan. Ano, pero ano pa naman po, may time pa. Ang mga magulang naman po natin, katulad po nila na nasa ganyang age na, mabababaw na ho kaligayahan yan. Yan ho ay pasyalan nyo lang na buo kayo. Halimbawa, pamilya po ninyo ate, pasyalan nyo lang sila, may dala kayong isang kilong papansitin. Ay nako, wala na hong pagsidla ng katuwaan ang mga ganyang edad. Na ang inaalala na lang po nila ngayon ay actually hindi na mga anak eh. O diba ano, sino na inaalala nila? Ako. Unfair eh ano? Dapat eh anak eh ano? Eh iba daw po talaga ang tubo kaysa sa ano, puhunan. Ano ho? Ano? Kaya po, ang ibig ko lamang sabihin ay napakapalad po ninyo dahil niloob ng Diyos na masaksihan ninyo at namin ang 50 taon na kagandahan loob ng Diyos sa inyong mga magulang. At higit sa lahat, personally, ako ay proud sa inyong mga magulang. Alam niyo kung bakit? Sa edad po nilang yaan, hindi lingid sa akin, lalo't hindi lingid sa inyo, na patuloy nilang pinupuntahan ang iba't ibang mga lugar para ipangaral ang salita ng Diyos. Gusto ko pong sabihin sa inyong mga anak, mga manugang, at sa mga nagmamahal sa mag-asawang ito. Pagdating ho ng araw, hindi ho itatanong ng Diyos sa atin kung gaano tayo kayaman dito sa ibabaw ng lupa. Ang itatanong ho ng Diyos sa atin, ano ang ginawa mo para sa akin nung ikaw ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa? At yan ang mga katotohanan na hayag na hayag na ngayon ay nakikita natin patuloy na sinisikap na gawin ng mag-asawang ito para sa Panginoon. Kaya mga anak, ni Pastor at ni Pastora, mga manugang at mga apo, patuloy po ninyong paglaanan ng panahon, pag-ibig at pag-aaruga ang inyong mga magulang sapagkat yan po ay utos ng banal na kasulatan. Ano, mga anak, igalang ninyo ang inyong ama at ina. At bahagi ng paggalang ay naroroon po ang pagtuang sa kanilang
mga pangangailangan. Mga anak at mga manugang, nauunawaan po ba ninyo? Marami pong salamat. Sa oras pong ito, tinatawag at inihiling ko pong tumayo ang lahat ng anak, manugang at mga apo na narito. Please, dito po kayo. Paikutan po ninyo ang inyong mga magulang at sama-sama po natin silang idadalangin sa Panginoon. Sino, partner po kayo tabi-tabi. Yun pong mga apo na narito yan, dito po kayo, please. Mga apo dyan na hindi nakabihis, basta po kayong apo, lapit po kayo dito. Lapit po kayo ng konti. Itaas po natin ang ating mga kalang kamay sa kanila. Magkaisa po tayo na sila'y ating idalangin. At lahat po ng mga sumasaksi rito, pwede po bang sandali inaanyayaan po namin kayong magsitayo. At tayo po ay sama-samang dumalangin sa Diyos, humingi sa Diyos ng patuloy na pag-iingat sa pagsasama ng mag-asawang ito. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa loob po ng 50 taong lumipas, alam namin na sinamahan mo at hindi pinabayaan kailanman ang mga anak mong ito. At dahil doon, Panginoon, biniyayaan mo sila ng mga mabubuting anak, biniyayaan mo sila ng mga mabubuting manugang, gayon din ng mga apo. Na alam namin, Panginoon, na ito yung nagbibigay kasiklahan, kalakasan sa kanila every time na makikita nila na maayos ang kalagayan ng kanilang mga anak at manugang. Panginoon, alam ko na hindi kayo nagkulang sa kanila sa loob ng 50 taon, sapagkat naniniwala kami na lahat ng kanilang pangangailangan ay inyong ipinagkaloob sa kanila, kasama po ang buhay, kalakasan at kalusugan. Kaya't sa umagang ito, sa pagsapit nila sa kanilang 50th wedding anniversary, golden anniversary, Father God, dalangin namin, Panginoon, hinihiling po namin sa iyo, aming Ama, pagkalooban po ninyo sila ng marami pang taon ng pagsasama bilang mag-asawa. Pagkalooban po ninyo sila ng patuloy na magandang kalusugan at kalakasan ng buhay. Sa lahat ng kanilang pupuntahan, maranasan nila ang iyong pag-iingat. Sa lahat ng kanilang paplanuhin sa buhay pa, samahan po ninyo sila at papagtagumpayin. Ano man ang kanilang mga pangarap para sa kanilang mga anak, manugang at mga apo, Lord, tulungan mo sila na ito ay kanilang maisakatuparan. At dalangin namin, O Diyos, na patuloy po ninyo silang bigkisin ng pag-ibig na inilagay po ninyo sa kanilang mga puso simula noon pa mang araw na sila ay magkagustuhan at magkaibigan. Panginoon, nalalaman po ninyo ang iba't ibang mga bagay na hinihiling nila sa inyo na maaaring ang ilan ay hindi pa natutugon. Hinihiling po namin, Panginoon Diyos, alang-alang sa kanilang paglilingkod sa iyo at alang-alang sa isang espesyal na araw na ito, hinihiling namin, O Diyos, anumang mga kahilingan pa nila, mangyayari pong katagpuin po ninyo ito sa kanilang mga buhay. Lord, samantalang ang aming mga kamay ay nakataas, nakatuon sa kanila, basbasan mo, Panginoon, ang iyong mga anak na ito sa patuloy nilang pagsasama bilang mag-asawa. Mga kapatid, patuloy nawa kayong pagpalain ng Panginoon,
Ingatanawa kayo ng Panginoon at paliwanag ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at pabag sa inyo. Ilinap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan at pagtatagumpay sa buhay sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At amen. Pwede na po kayong maupo. Ngayon po ay tinatawagan natin muli ang abay na naka-assign sa kordon para po tanggalin ang kordon. Sumunod po ay ang abay na and commitment to one another. Ano? Kaya po, kahit ito'y simpleng sertipiko, i-display po ninyo sa inyong bahay. Huwag nyo lang hong uunanin. Gagawin mo muna, ano? Baka ako sa sobrang pagmamahal mo sa isa't isa, ay gawin po ninyo muna. So,
kaibigan at mga kapatid, yamang ang mag-asawang ito ay patuloy na nagpapahayag ng kanilang pagkakasundo at pagkakaisang loob sa banal at marangal na kalagayan ng pag-aasawa na patuloy naman nilang pinatututuhanan sa harap ng Diyos at ng bawat isang naririto, at ang magandang hangaring ito ay kanilang ipinahayag sa pamamagitan ng singsing at ng kanilang pangako ng pagtatapat sa isa't isa bilang tanda ng kanilang wagas at dalisay na pagkakasundo sa pag-aasawa. Muli po ay kinokongratulate po namin kayo at dalangin namin na patuloy pa na ma-enjoy po ninyo ang mga buhay at kalakasan na ibibigay sa inyo ng ating Diyos. Magharap po kayo. Ano ho ngayon na ine-expect ninyo? Ano ho? Aden Pin, alam kong hindi na mabilang. Ano ho? Pero, for formality. Leo, patuloy. Leo ba talaga naman sa ikinakasal ay meron tinatawag na you may kiss the bride. Aden Pin, ang akin lang tagubilin sa iyo sa paghalik mo kay Pastora, alalahanin mo nung halikan mo siya nung kayo ay unang ikinasal. Kung ano yung ginawa mo sa kanya noon, pwede mong ulitin ngayon. At nasa sa iyo kung gusto mong tagalan. O, yung mga photographer, ready na ho ba kayo? At, Pastor, ulitin ko ha. Natatandaan mo pa ba kung paano mo siya hinalikan noong kayo unang ikasal? Sigurado ka kung paano pwesto? Ay, hindi pa uso lips to lips noon. Ah, ganun lang. Ay, wala palang kabuhay-buhay noon, ano? Ngayon, gawin mo na, malayang-malaya ka na. Mga cameraman, mga photographer, videographer. Sige ho, ready. Sabay-sabay ho tayo at the count of three. Ah, sige. Bilang ho ulit tayo, ha? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ay, hindi ho kami makapayag. And ganyan na nga ho nung araw. Eh, 2021 na ho ngayon. Dapat ho naglilet. Mga anak, manugang, tama ba ako? Oh. Ay! Ay, hindi ho kayo, hindi tayo matatapos hanggat hindi niyo ginagawa. Oh. Ay, hindi! Nakakabit naman ng pustiso. Sige ho. Ay siya, hindi tayo matatapos. Sinasabi ko sa inyo. Mapipikit na lang daw sila. Ako na lang ang nakatingin. Siya, sige ho, kami naghihintay lang din eh. Isang bilang pa daw ho. 1, 2, 3. Ha? Ay nako, sabi ng tagal-tagalan ay. Blurred, sis, ano, blurred. Oh, ulit. Blurred po. Isa pa, medyo tagal-tagalan nyo naman, kahit mga 10 seconds. Ano? Bibilang tayo, 10 pagka magkadikit na, ha? Pwede ho ba yun? Kaya, pwede. Kunwari ka pa, Pastora? Talagang ganun. Eh, special day nito eh. Dapat masaya lahat. Pasasayahin nyo kami. Oh. Pagbilang ko ho ng 3, bibilang tayo, kayo naman ng 10 at 10 seconds ha. Dahan-dahanin nyo lang. Okay. Okay, Pastor. 1, 2, 3, go! Pastor, pakihawakan po ninyo itong kandila, tigisa po kayo. Sabay po ninyong sindihan itong kandilang nasa gitna. Sige ho. Okay na ho. Sige, pakibalik na lang sa gilid. Mga kaibigan at mga kapatid, kung mapapansin po ninyo kanina, ang nakasinding kandila ay doon sa kanilang tapat. Ano ho? At ngayon po, ay nagkaisa sila na sindihan ang kandila na nasa kanilang gitna. Pastor, Pastora,
Ang kandila po, o ang kandilang may ningas na apoy, yan po ay sumisimbolo sa ningas ng inyong pagsasama. Hawakan po ninyo ulit. Ulitin ko ho. Ang ningas po ng kandila ay naglalarawan sa ningas ng inyong pagsasama bilang mag-asawa. Sa loob ng 50 taon, maaaring hindi na rin mabilang ang napakaraming pagsubok na dinaanan po ninyo. Lalo na ikaw, Pastor, bilang ama ng tahanan, marahil noong araw, eh naisip mo, bagamat hindi mo ipinaalam o ipinahalata, na parang gusto mo nang bumigay. Pastor, kung ikaw ay halimbawang dumating noon sa ganyang kalagayan na parang gusto mo nang bumigay pero hindi mo lang pinahalata, ipinapaalala sa iyo ngayon ng Diyos na mayroon kang asawa na patuloy na nagniningas ang pag-ibig sa iyo, na sa panahon na ikaw ay parang na-burn out na, ay pwede kang kumuha ng ningas sa iyong asawa. Sindihan po niya sa akin. Kaya, Pastor, kung loobin man ng Diyos na dumaan pa sa mga pagsubok, tandaan mo ang sagisag ng ningas ng kandila na ngayon ay inyong hawak. Na inyong hawak. Gayon din naman, Pastora. Kung dumating man sa punto ng buhay mo na parang, ano ba, minsan sinasabi mo, parang ayoko na? Ano, minsan ganun tayo eh, ano? Parang sinasabi mong ayoko na, Lord, kunin mo na ako, pagod na ako. Sige, patayin mo na sa akin. Pastora, handaan po ninyong patuloy na alalahanin na kung paanong kayo ay kinuhanan ng ningas ng inyong asawa, gayon din naman, sa panahong dumating kayo doon, kung loobin ang Panginoon pero naway huwag na, pwede rin kayong kumuha ng ningas sa inyong asawa. Sige. Pinapaliwanag ko lamang po ang candle ceremony. Kasi ho, sa ibang simbahan, wala na hong paliwanag ito. Ngayon po, Pastor, Pastora, ilang beses na ho kayo nag-away? Hindi na mabilang. Ano? Dumating ba kayo sa punto noon na parang sinabi niyo na, uuwi muna ako sa amin? Dumating? Kayo ang nakaisip noon. Ano? Tapos si Pastor naman ang sabi, huwag. O sabi, bahala ka sa buhay mo. Ganon, ano? Parang alam na alam ko istorya niyo, ano? Ngayon ho, na para bang sa tagpo ng inyong buhay, lalo nung ang inyong mga anak ay inyong pinalalaki, pinag-aaral, na para bang sinabi niyo parang hindi na natin kaya? Pwede niyo patayin yung tarong. Na parang dumating po ang oras sa inyong buhay na patigilin na natin sila sa pag-aaral, pagtrabahuhin na lang, kasi talaga hindi na natin kaya. Pastor at Pastora, dahil ang inyong mga anak ay may kanya-kanya ng pamilya, kayo na lang halos madalas ang magkasama sa bahay. Tandaan ninyo, kung parang kayo ay na-burn out parehas tulad ng kandilang ito, tandaan ninyo na mayroong tayong Panginoon na po pwedeng pagkuna natin ng ningas o ng lakas para tayo ay makapagpatuloy sa atin pong pamumuhay. Marami pong salamat sa inyong pagkaunawa sa seremonya ng kandila. Pwede na po kayong humarap ngayon sa kanila magkatabi. Magkatabi ho kayo. Ayan. Mga taga Barangay Gapasan, tama po. Bagaman sila po ay nagpara ng ating Diyos ng 50 taon ng pagsasama, hayaan po natin na patuloy po natin papurihan ang Panginoon. Sa pamamagitan po, pwede pa ng ating mga palakpak para po sa Diyos, sa Diyos, palakpak ang ating Panginoon. Mula. At inalangin po natin na biyayaan pa sila ng Diyos ng maraming pang taon ng pagsasama. Hala po kayo sa akin. Congratulations po and God bless. Ano?